SSC at kami ng mga anti-imperialistang kabataan ay tumitindig laban sa mga diktador na walang ginawa kundi ibenta ang Pilipinas, ibenta ang ating mga resources, ang ating mga mamamayan sa mga dayuhan. Kaya naman ngayon mga kasama, laban sa pagtindig kay Marcos at sa tulad niyang diktador ngayon na si Duterte, ang ating paglaban, ang ating sigaw ay Duterte Marcos walang pinag iba! Ayun po mga kasama, at dito po natatapos sa ating pagkilos. Maraming salamat sa pagdalo at sa susunod po mga pagkilos ay inaasahan namin nakasama kayong titindig sa ating laban kontra kay Bongbong Marcos. Ayun lamang po. So yan, natapos na po mga kabayan yung ano. Mga kasama, ngayon naman, mula sa union ng mga manggagawa sa agrikultura, ang susunod natin sa kapagsalita ay si Katon Ying Flores. Never again! Never again! Never again! Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Malinaw pa sa sikat ng araw ang panindigan ni Commissioner Juanzon tungkol sa diskwalipikasyon ni Bongbong Marcos. Kami, mga magsasaka at mga manggagawang agrikultural ay saksi ang mga kaganapan sa panahon ni Marcos bilang isang diktador, mga ngungkan ng lupa, mamamatay na tao at marami pang kaso. At ito ang dahilan na sa naganap na isa presid pinatawag ang pamilyang Marcos. Ngayon ang pain, ngayon ang pagkakita ay nakundan sa mga transition dahil sa mga kasusin ay ang dapatin ng buti sa pagkakita ng preto. Sino ang isang kiso ng pagkakita at ang mga kasusin na isama ang naging boto doon sa naging deliberasyon ng First Division. Ito na lang ang tunan minaman ni Obra nila para yung boto ng pagkakita sa pagkakita. Bongbong Marcos! Disqualify! Disqualify! Ay, sagot pa kayo. Nandito pa tayo. Ingat po palagi.
Tama. Ang hirap! Diyos ko, ayoko na magsalita. Kung wala yung mga camera na mag-uusap-usap tayo. Ako, aminin ko, nagising ako sa katotohanan na ano talaga ako. Kasi talaga sa totoo, galit ako sa Marcos. Ang alam ko, kabataan. Pero salamat sa mga media na yan. At nagpapasalamat din ako kay Papano, kay Pangulong Duterte. Kasi pinayagan niya lumabas. Namumulat ngayon ang kaisipan ng mga kabataan. Pero sana, ang masasabi ko lang, sabi ng Panginoong Diyos sa tribulation, sa pahayag, sa huling panahon, payayamanin, sana magganap na yun. Diba? Na mangyari. Ako gusto ko ng ano yun, ng kaunlaran eh. Diba ko itong mga taong, itong mga nakaupo sa gobyerno, may mga kinikita naman kayo sa mga posisyon ninyo eh. Bakit hindi kayo nakukontento sa mga kinikita ninyo? Makontento na kayo. Tapos kami mga nasa maliliit, tupayagan nyo naman kami na kahit paano umangat naman kami ng konti. Kasi yung mga kahirapang dinadalas namin, like ako, dati akong OFW, tapos bigla may COVID na ganyan. Tapos naubos yung ipong ko, nangalsada ako. Mahirap sa kalsada kasi may mga kawatan dyan, yung mga nangangaye. Ay, hindi ko naman, dyan na walang pasaporte ko. Mga ano na ako, kailan may pera pa ako, ganun-ganun. Alam nyo kung tutusin siguro kung kayo nasa taas kayo eh. Diba? Kami mga maliliit, bigyan nyo naman kami ng kahit konting pabor lang. Alam, yung kinikita nyo, let's say kumikita ka ng 60-40, yung mga katulong kagaya namin 6,000, bigyan nyo naman kami ng pagkakataon na kami naman. Kung talaga ang plano ninyo sa pag-angat ng Pilipinas, kung nakikita naman ninyo ang plataforma ni Bongbong Marcos na nakakabuti talaga, makipagtulungan na lang kayo. Yes. Kasi makikipagtulungan, ayaw nyo ba nakapayapaan? Diyos ko, hindi namin alam kung ano mga pinagpaplano ninyo. Ay, ewan ko ba? Dahil yan ma'am, sa makalawang grupo, sinusulsulan silang gusto. Let's say sinusulsulan kayo, nang matatalino kayo, nagpag-aral kayo eh. Uupo ba kayo dyan kung wala kang alam sa larangan ng batas? Matatalino kayo eh. Alam din ninyo, buksan ninyo ang puso ninyo. Bakit? Kasi sa mga pinaglalaban ninyo, pag nanagumpay kayo, nasa taas kayo, paano kami? Opo. Ha? Dati ng eleksyon, halos nagmamakaawa ang karamihan sa inyo, niboto namin kayo. Pag nakapwesto na kayo, Diyos ko lang, pag nakapwesto na kayo, nasaan na kami? Kung tutusin, kung iisipin ninyo pag sinabing public servant, ang mahirap kasi sa mga politiko ngayon, tumatakbo sila, nakalimutan nila ang talagang intensyon sa pagtakbo. Alam nyo, kayong mga politiko na gustong tumakbo, sana isaksak nyo, isaisipan nyo at sa puso nyo, buksan ninyo na kaya kayo tumatakbo dahil gusto nyo makapaglingkod sa mga maliliit. Diba? Public servant niya eh. Gusto niyong tumulong. Ang problema, karamihan sa tatakbo, hindi dahil dyan sa layunin niya yan. Dahil nagahangad kayo ng inyong honor. Ha? Gusto niyo ng posisyon ng honor. Ano makukuha niyo dyan pag namatay kayo? Madadala niyo pa sa langit yan? Hindi niyo madadala sa langit yan. O pag nasa posisyon kayo, okay, nasa posisyon na kayo. Nakatayo na kayo. Paano kami? Tama. Ha? Pag gusto naming sumagot, gusto namin mag-alarma. Hindi kami basta makapalag. Bakit? Wala kaming kapangyarihan pumalag sa inyo. Ha? Ano ginagawa ninyo? Pahuhuli nyo. Ngayon naman kami, natitikis ang aming karapatan kasi wala kaming ganun, no? Wala kaming kapit dyan sa taas. Tapos sa bago nyo, may kapit kayo sa taas. Ayoko na magsalita kung ano yan dahil napapalag kung nangyari sa gobyerno, sa media. Pwede nyo brasuhin ang kaso. Why? Because of the money. Yes. Kaya na sana isipin ninyo kayong mga tatakbo sa politika ngayon. Ha? Sana isipin, buksan niyo puso niyo, isip ninyo. Huwag kayong tatakbo dahil sa inyong honor. Because of your honor, you want possession. Tumakbo kayo dahil buksan niyo ang puso ninyo sa mga maliliit, sa mga mahirap. Para pag-angat ninyo, angat din kami, aangat tayo lahat. Ayaw niyo ba nun? Yun lang masasabi ko.